Okay na, pass. Okay na, ilan na na. Huwag po kayong mag-alala kahit putol-putol siya pag ano, iaayos din ito sa YouTube na mabubuo siya ulit. Sa mga ano lang po, yung kaya lang may cut na po yun, pero ma-gets nyo rin naman po. Ito maganda talaga sa nagbi-business, yung live stream. Kahit putol siya, ano lang, huwag lang kayong bibitaw. Hintayin nyo lang siya ulit. No? Alam nyo naman ang net natin dito, sobrang bago. Pero wala tayong choice eh. Mang natin siya. Bagan natin siya ng konti nun. Kasi matabang po siya. Pwede na siya. Pag kulong-kulong na po siya, ito na yung mix na natin yung harina natin. All-purpose flour. Mix po natin siya yung walang mamubuo. Si Ate Agnes magaling din magluto yun. Inandiyan pa ba siya? Si Ate Agnes? Wala. Siguro na ngayon. Hindi pa magaling. Ano, magaling siyang magluto. Pati yung asawa ng panganay na yun, magaling magluto. Ito siya, oh. Meron pa ba nanonood? Meron pa ba? Wala. Wala na ngayon. Siya, malapit na siyang maluto. Babit, Austria. Hello, Kabsa. Wala silang signal, Kabsa. Putol-putol ang signal, Kabsa. Talam mo naman ang dalawa-dalawa na ang internet natin dito, Kabsa, eh. Di bali, ano, inuulit ni Pastor sa YouTube, ang ginagawa niya, katulad nung isang araw, naggawa tayo ng maruya, longganisa, tsaka tusino, pinuputol niya yun, gagawin niyang tatlo sa YouTube para mas maintindihan niyo kasi putol-putol siya. Iko-combine niya. Ay, ano pala, isa-isa. Yung kinombine natin, gagawin niyang isa-isa para ano. Pangasin kabsa. O ito kabsa, luto na yung palabok natin. Yung sauce niya. Thank you.
na po siya, ililipat na natin siya. Kaya si Babit, Mami, pwede ba kami punta dyan para matikman ang yami ng niluluto ni Pops? Oo, tali kayo, punta kayo. Ayan, ayan na po yung ano niya. Ngayon po, susunod natin yung ano niya. Titignan ko muna yung tumuti. Ito po yung noodles niya. Sandali lang po ha. Hapok na po siya, pinatay ko. Ayan, tingnan po natin kung naluto na siya. Kunti pa. Dito po sa Baguio, dito ako natuto yun, lalo na sa pagluluto ng rice. Pagluto na siya, iniinaan natin ang apoy, ano? Dito, papatayin nila yung apoy. Ayan nilang lumubog yung tubig sa rice. Pag lumubog, pag ano na, wala na yung tubig, doon nila bubuksan ulit ang kalan. Una, tuto po ako. O nga, matipid nga po siya, no? Pag gano'n ang ginawa natin. Iyano ko na po siya, ikakat ko na ng ano niya, mga haba eh. Kasi habang wala akong ginagawa, ikakat ko na dito. Dapat pag nalipat ko na siya, doon po siya ikakat eh. Kaya lang, para hindi mamatay ang momentum natin habang niluluto natin siya. Medyo matigas pa siya ng konti. Mas pali pang matataba ang noodles, matagal siyang lutuin, pero mas masarap siya. Dito ko na lang po siya ibababad yung egg natin. Sige na po siya. Nagawin po natin. Dito ko na lang siya i-drain. Para ano. Para hindi ako nalakad ng lakad, dito ko na lang sa i-drain. Ayan. Half kilo lang ito. Para may ma-demo ako sa inyo. Mang Iking, yummy. Pahingi ko. Si Mang Iking, anakis ko yan. Ha? Vlogger din siya. Vlogger din po si Mang Iking. Tignan niyo po yung YouTube ni, ay mga video ni Mang Iking. Okay din po. Try niyo po. Suportahan si Mang Iking. Ito na po siya. Ang ating mainit na palabok. Ang isusunod po natin dito ay ang baligtarin ko po siya kasi pinang slice ko ng fresh na hipon yung kanina. Ito, malinis naman na po ito. Nahugasan ko na.
slice lang po natin ng manipis na manipis para hindi naiiwan sa bibig ng mga kumakain. Ayan, ganito lang po, oh. Habang pinapalamig natin si ano, ang ating nasanay ako sa si ginagawa kong tao, ang ating noodles. Usually po, pag panghanda nyo lang ito, kahit pag ano nito, ihalo nyo na kagad ang sahog niya, tapos ilagay niya yung mga toppings. Pero pag order po, ganyan lang siya. Pag may order, dun nyo nang lalagyan siya ng toppings. Dapat yung matalim na kutsilyo ang pang-slice na dito. Ang hirap niyang ano, nipisan kapag ano, kapag ini-slice, pag mapurol yung kutsilyo. At siyempre po, hindi mawawala yung ano natin, yung bawang natin. Ito, papasarap din po ito. Wala na nga lang siya masyadong bawang, pero malasa yung ano niya, yung mantika niya. At ang isunod natin ay ang ano, nilagang egg niya. Init po. Ito, lutong-luto na yung eggs natin. Kailangan lutong-luto sila kasi pampalabok sila eh. I-slice natin, nilalagay natin toppings sa ating ano, sa ating pansit palabok. Ito po, ito na po siya. Teka po, ilabas ko lang sila. Ani ang siya. Miss November, pa-shoutout po. Hello, Miss November. Nandito na yung pansit, ano natin, palabok. Pag malaki na siya, hindi na siya palabok. Pag malaki yung noodles, pinawisan ako. Ano na siya, pansit malabon. Pero ano siya, tatlong beses siyang nakat. Ano, di ba si Pastor, ano niya, katulad ng empanada, di ba may kasama siyang lutong iba? Inaayos niyang mabuti, lalagay niya sa YouTube para yung mga hindi nakapanood. At saka lalagyan ng title niya para alam ng mga gustong gumawa ng, alimbawa, yung panadang gusto nilang gawin. Ikiklik lang nila yun para hindi sila magsama-sama kung gustong yun lang ang panoorin. Tapos yung tosino natin, saka lungganisa, pati yung maruya, pag-iiwa-hiwalayin niya yung tatlo para kung maruya lang ang gusto niya ng panoorin, yun lang. Para minsan kasi yun lang ang gusto nila eh. O kaya yung lungganisa, ganyan. Para ma-enjoy ng lahat. Kukuha ako ng lalagyan, de-demonstrate ko sa inyo kung paano nyo ilalagay ang mga sahog natin. Better late than never, sabi ni Miss November. Shout out, Miss November. Better late than never. Kasi sandali lang po, yeah. Wala lang siya ng ano. Truly.
sandali lang po mga viewers para tingnan si Mami Edna. Oh, ito, Novi, may nag-order na. Ihahanda ako na. Lalagay ko na siya dito. Ito yung order natin. I-demonstrate ko siya sa inyo para ano, para alam niyong gawin. May dalawang umorder. Kaya dalawa muna ang gagawin ko. Pero bago yan, ay, ano ko pala. Ito. Eh, baka mahulog. Mamaya na yung egg. Masyado kasing masikip yung ating labis. Ito, Nogs, so, lagay nyo lang ganito. Para pantay-pantay siya, Nobi. Ito ang gawin mo. Ganyan. 400 grams. Kasama na yung plastic mo. Ayan. 400 grams siya. Ganun siya, Nobs. Nahulog-hulog na. Ito, ganito, Nobi. Mas maganda yung ano, yung flat na, ano, yung rectangle na lalagyan, yung flat, para marami siyang tingnan. Pag ganito kasi, aksayado. Kailangan pare-pareho yung timbang niya ng noodles. Tapos tatakalin din mabuti yung ano, yung sauce niya. Powder daw, Mami, sabi ni Joshua. Joa! Halika dito. Wala nang order, Jo. Pag umupo kayo na yun, teka, kuha akong pang ano, pamulo mo. At ang importante po dito. Diretso lang, Jo, ha? Napuputol-putol kasi. Para mag-sink siya. Paano? 50 pesos kasi ito, Joy. Kaya sinarapan ko, Joy. Yan, ganyan lang, Joy. Para mag-sink yung ano niya. Yung... Yan. Oh, ito na siya, Joy. Mami, pa-order daw po, sabi ni Miss November. 5 tubs. 5 tubs. Hintay mo dyan, Lobs, ha? Ihagis ko, ha? Ganito lang siya. O, dalawang kutsarang ganito. Diba? Madali lang. Tapos, kukuha tayo ng itlog. Sa Kapampangan, ebon. No, Jo? Ebon. Sa Tagalog, itlog. Ilagay lang natin. O, ano muna pala? Ito muna. Lagyan natin ng ganito. Ganyan lang siya. Tapos, nasaan yung bawang natin? Saan ba na ilagay si bawang na? Ah, ito na. Sa ilalim. Ito na si bawang. Ganyan lang siya. Kulang nga ng bawang ito, pero malasa yung ano niya. At ito, at ang pinaka ano, ito. Hindi ko pa kagad siya yun ano, in-slice kasi kukunat siya. Panghuli siya. Teka, kukuha ako ng panglalagyan natin dito. Pinabitabit ng iba at masyadong masahog ang ating niluluto para hindi tayo, ano, hindi tayo meron pang noodles dito, ha. At hindi istorbo. Ito ang pinaka matrabahong ano. Deliver naman, Kapsat, sabi ni Deliver Bagat. Naman, Kapsat. Hintayin mo dyan, Kapsat, ibabalibag ko.
masyadong matrabaho ang ating ano eh. Ang ating recipe ngayon. Ang gagawin ko dito ay ating didikdikin na din ay kapsay. Sulit daw ang 50, mami. Ha? Sulit ang 50, sabi ni Kuya Joshua. Ha? Sulit na sulit ang 50, Jo. Uulit ka pa dito, Jo. Hindi ko tinanggal siya sa plastic kasi kapag hindi naubos, sayang, kukunat siya. Kaya ito. Nadyo, pag nagda-diet ka, Jo, pan-dinner. Nadyo. Diba, Jo? Tapos lalagyan natin siya ng ano. Lagyan natin siya ng dalawang egg. Eh, di ayos, ano, Jo? O, yung isa na naman, Jo. Ganyan-ganyan lang, Jo, eh. Limang ganito ang nilalagay ko. Para ano siya, para malasa talaga. Alam mo naman tayong Kapampang, gusto natin palaging manyaman. Palaging masarap. Mang manyaman po sa Tagalog, masarap. O di po ba na ano siya, na mix siyang mabuti? Ay ganyan na rin natin. Ayos ang buto-buto. Sulit na sulit ang 50 pesos niya. Dolores Acosta, na-late na po ako. Hehe, mahina signal. Good PM. Oo nga, nakatatlong ano kami. Dolor, namamatay siya tatlong beses. Di bali si Pastor, iaano niya ulit ito sa video, si Dolor yan, kapatid ni Pastor ba? Ilalagay niya ulit sa video, isa-isa para mapanood niyo. Ganyan lang po siya. Tapos po, ano ang pinakahuling ano niyan? Kalamansi. Pantagal ng umay. Ewan ko lang kung kagad mauumay si Joshua nito, tsaka si Sian. Baka masakit ang ngipin nilang dalawa. Nadyo. Ang pinakahuli, yung ano natin, yung egg natin. Ayan po, sulit na sulit ang 50 pesos. Picturean mo nga. Ayan po yung ano natin. Mamaya po ilalabas ko na siya kung may gustong mag-orde. Ang isusunod po natin ay yung mochi. Kalamang si Mama. Ito na po. Dalawang tab. Napalako. Special tab. Ang pinakahuli dyan, ito. Mga kalamansi. Pantanggal ng umay. Ilagay lang natin dito. Bahala na ang kakain ng umay. Diba? Ito na siya. Ite-text na po ni Pastor niya yung umorder niya para kumita na kami. Tatanggalin ko na po ito kasi magluluto na naman tayo ng ano natin, ng mochi. Wait lang po ha. At ako'y mag-aano na naman sa ano natin, sa panibagong recipe natin. Panoorin nyo yung mochi. Continuous lang, mami. Panoorin nyo yung mochi. Huwag muna kayong bibitaw. Meron pang isa.
pang merienda ninyo. Ito ay ang paboritong gawin ni Nanay Tining eh. Kaya yung bibitaw, meron pang isa, mochi. I-prepare ko lang. Ito na po ang order ni Ate Faith. Dalawa. Na? Si? Si Ate Faith. Ate Faith, ito na yung order mong dalawa. Tatabi ko lang, huwag kang bibitaw, may mochi pa. Ito na naman po ang bago, yung pang-merienda natin, na mochi. Alam niyo po, paborito ni Nanay Tining to na gawin, yung nanay ni Pastor Bart. Mamaya po yung hulo to. Thanks for sharing. Try ko nang lutuin pag may time. Agnes Yellow. Ayoko, ate. Iluto mo pag may time. Ito, sa mochi po, kailangan natin munang palambutin yung munggo. Pressure cooker ko na para madali tayo. Wala po tayo nilalagay kasi ano, hindi natin pwede nilagyan ng asin kasi matamis yan pang himagas. Ang ating yan, merienda pala. Tatakpan ko na siya. Ayaw ko kasi kayong magtatagal kung wala. Hinahanap ko yung goma niya. Dito pala. Yan. Dito pala. Para madali, pinipressure cooker ko. Palalambutin natin ang munggo. Yan ang magiging palaman ng ating mochi mamaya. Abangan nyo po, masarap siya. Dito muna tayo sa palabo. Yan. At ito ang ating ano, ang ingredients ng mochi natin. Ito po. Kaya tinatanggal ko na ang mga to. Pinapakuluan na po natin ang munggo. Pressure cooker ang gamitin para mabilis lumambot. Stay tuned lang po kayo mga viewers. Thank you.
ito na ulit ako. Ano, pinrepair ko po yung paggawa natin ng mochi. Pa, sa mga natatamis po na mga pang-dessert natin, masyado po siyang masayan. Kailangan hugasan ng mabuti yung mga lalagyan na amoy nyo siya kung hindi na siya amoy sabon. Kasi kakapit pag matamis ang mga saog, ay mga ano natin, mga dessert natin. Kakapit yung ano niya, yung lasa niya. Mami, ano po daw yung mochi? Sabi ni Miss November, same as butchi po yun. Yung butchi, sabi ng camera woman ko, di ba yung may anise sa labas? Anise ba yun? Sesame seed. Sesame seed. Yung may sesame seed sa labas. Uhulikot na yung ating ano, pahintay ka, November. Pahintay ka siya, ano. Okay. Yung mochi, malagkit siya. Wala, hindi ako nakapagpagiging na malagkit. Sa bagay, malagkit din ito eh. Malagkit siya, tapos haluan mo ng konting tubig, nobi. Huwag yung malambot, parang yung panada din yung ano niya. Malambot ng konti sa yung panada, medyo matubig ng konti sa doon ng yung panada. Tapos ipapalaman mo dun yung ano natin, yung munggo. Ang munggo, dati ang nilalagay nila dito, munggo na may mix na nude na minatamis. Pero mas masarap pag purong munggo siya, nalalagyan natin ng milk. Para ano, mas masarap siya. Ito, kalahati muna ang gawin natin. Para ano. Hello, Madam Weda. Tapos na po yung ating ano, palabok. Ito ano. Ito na po ang nagawa. Mayroon pa po doon. Order po yan. Ngayon, ang gagawin natin, Madam, ano, yung mochi, yung may palaman na munggo sa loob. Na chap-chap siya sa tatlo, Madam, kasi yung net mahina. Di pwede po gagawin ni Pastor ito ng ano, iwahiwalay niya para kung gusto niyo ng mochi, halimbawa, o kaya palabok, yun na mapapanoorin niyo, iwahiwalay niya. Para hindi ano, para hindi tayo mahirapan mag... Sa live stream, walang title eh. Basta papanoorin niyo lang. Pero yung gagawin niyang video, lalagyan niyo ng title bawat isa para hindi kayo mahirapan. O eto na siya, mga viewers, oh, ang ating konting tubig pa lang. Sana wag naman pumalpak ito, no, kasi walang malagkit eh. Para hindi siya sumobra. Pero ang para sigurado, kapag naggagawa kayo, dapat sobra ito, di baling sobra, wag lang kulang. Para pag ano siya, sumobra siya sa ano, sa lambot, pwede niyo siyang dagdagan ulit. Tinamay po na. Kasi mas maganda po pag tamayin para alam yung ano kung sosobra na sa tubig o hindi. Parang dough din po siya, no? Kaya lang, pagkakaiba lang nila, glutinous rice. Yung dough, harina yun eh. Meron po talagang trabahong ganyan na hindi pwedeng ano, hindi pwedeng puro kutsara at saka sandok ang gumagana. Kailangan kamay din ang gagana. Inuurasan po namin yung munggo. Kasi ang dangerous, medyo malambot siya. Ang dangerous po kasi sa munggo, kapag masyado siyang nadurog, pinipressure cooker ko siya eh, hanggang 5 minutes. Pag masyado siyang nadurog, babara siya dun sa ano, puputok siya.
kaya alalayan nyo lang. Pero mas madali kasi pag pressure cooker eh. Pero mas maganda pag ano, pag binabad mo ng ang munggo ng alimbawa, gabi gamitin ng umaga, parang 12 hours ba? Ano na lang, kahit 3 minutes na lang siya sa pressure cooker. Kailangan pare-pareho yung timbang niya, ganito po. Oh. Alimbawa, ano ito? 50 grams siya. Ano yung kinin? Five minutes siya, gaganyanin nyo lang siya, oh. Ipapasok nyo yung ano, ipapasok natin yung, ano, yung, ganyan siya, ipapasok natin yung munggo sa loob. Pero parang malambot pa siya ng konti. Iba kasi yung, ano eh, iba yung glutinous na ready-made sa, ano, yung nagiling na malagkit talaga. Mas masarap yun, mas maganda. Ito may proseso pa po ito pagkatapos niya. Abing padlan. Masarap ba yan? Si? Abing padlan. Ay, si vlogger din yan. Si Abing padlan. Oo, masarap to. Yung may munggo sa loob. Gusto ayun, vlogger din po yan. Gusto ko yung palabok. Try niyong panuori ng kanyang video. Ay, oo, halika dito. Abing, Bing, padlan. Ha? Ay, kapatid ni ano yan? Ano ka mag-anak ni Pastor yan? Nakala ko yung vlogger, may kapangalan siya. Hello? Ito, naggagawa kami ng mochi. Ganito yung ano ng mochi. Gawa ni Nanay Tining to eh, yung nanay ni Pastor. Tapos gaganyanin lang siya, oh. Kaya lang hindi pa luto ang mundo natin. Thank you, Ping. Eh. Gaganyanin lang siya, oh. Hindi pa nga lang luto ang munggo natin, kaya hindi ko may demonstrate na ano. Pero maglalagay pa muna ako ng ano dito, ng mga, hintayin mo ako, ani, ano mo. Habang hinihintay natin, ano, lumamig ang munggo natin, meron tayong, ano yun, ide-demo ko sa iba. Demo po natin sa iba. Ito, ano kasi pangalan niya, si Bing? Oh, Bing. O, Kuya Bing, oh, tingnan mo yung ano, ginawa kong pansit palabok. Pag malaki daw ang noodles na ganito, eh, pansit malabon. Idedemo ko kung paano, ano, gagawin. Tapos, tinakpan-takpan ko kasi, marami tayo. Kuya, babae, si... Ay, babae ba siya? Sorry. Sorry, ah, sorry. Babae, hindi ko pa kasi kita namimit eh. Akala ko hindi kami nagkakaintindihan ni Pastor. O, ganito lang siya, oh. Ito ang favorite na gawin ni Mother ko pag dumadating kami sa Pampanga. Ito siya, Bing, oh. Di bali, mapapanood mo rin yan sa YouTube. May kasamang ipon nito, tsaka chicken. Ang ingay. Tapos, lalagyan natin siya ng ano. Ito. Tapos, hahatiin natin ito. Pwedeng lagay din siya dito sa gitna at sila nang maghahati. Gusto ko yung palabok pa-order naman. Ang sarap nga eh. Sino?
si Ate Bing. Hello, Bing. Ito, oh, masarap siya talaga ito. Ito ang isang ano ng Kapampangan. Ito yung isang recipe nila, palabo. Pansit palabo. Eh, Bing, pwede, ano, giniling na chicken ito. Kaya pwedeng beef, pwedeng pork. Kaya lang hindi ko giniling yung chicken. Wala akong panggiling. Inano ko na lang, in-slice-slice ko. Sa bagay, maglalasa din siya eh, nasa luto. Tapos, Bing, meron pang ano dito eh, asa na si, ano, yung bawang. Ito, Bing, oh, yung bawang. Kahit ano lang ito, mantika niya, masarap. Kasi malasa siya. O, eto na din, no? Yung ating, ano, yung ating palabok. Tapos, lalagyan natin ng kalamansi. Asa na si kalamansi? Basta ang pang-ano mo dito, Bing, kalamansi. Lagay mo lang siya. Pagtanggal ng umay ba? Ganito lang siya. 50 ang order nito, Bing. Meron na kaming dalawang order dito. Ganito. Matigas pa pala. Konting ano pa. Mukha yatang mapapatagal tayo sa mochi natin. Konti pa pala. Masyadong matagal. Pa-order po ako 5 tubs. Nang ano? Bing. Oo. Maglagay na tayo ng ano? Ng ano ba yun? Ano ba yun? Asa na ba yung mga lalagyan natin na? No, ito, alikaan. Maglagay na tayo dito para habang no? Habang hindi pa naluluto, maglagay muna tayo ng ano dito. Mga yung mga mag-o-order ng ano natin. Ilagay ko na para kasi yung mga halaga natin. Kakunin ko yung pantakan. Para pare-pareho siya sa mga nagbibis niya. Gumanit lang kayo ng ganito. Dolores Acosta. Wow, masarap. Pa-order. Ginugutom tuloy ako dito. Oo, Dol. Alika dito. Yabis ko sa'yo. Natis yan. Basta, ano, isa lang, katulad nito, ginagawa ko limang scoop nito. Kasi baka hindi pare-parehan ang lasa niya. Talong scoop pa lang ang nilalagay ko. Yun, ganyan na siya. Tapos, sabihan natin ang ganito. 50 pesos po ito. Bili na kayo. Tapos yung ating bawang. Yung ating onion. Yung ating chicharon. At pinakahuli sa lahat. Sandali lang yung ano natin. Yung ating itlog. Tignan mo yan, pati supin sa nagutom. Si Ate Bing po. Si?
Bingoy, ito ang sarap. Ano, may order na ako nito, Bing. Para balik puhunan tayo, Bing. Para balik puhunan. Pagkatapos ng pandemic, Mami, punta kami dyan, ate. Wala kasing sakyan. Welcome kayo anytime. Basta iskid-iskid dyan, maraming nagpa-plano umakyat. Basta sasabihin ko, kapag available, maghanda na kayo. Nakalima rin po ako. Naka 250 kalahating kilo ito. Basta po may bibigay niyo yung basta tamang price, masarap. Itama niyo lang yung presyo niya, tigit sa lahat. Itama niyo yung lasa, yun ang pinaka-inuntay ng ano eh. Yun ang pinaka-inuntay nila, yung masarap. Kasi pag hindi tamang kahit na mahal, pag masarap ang ano niya, templada niya, kakagating niya ng masa. Wala na pong 30 ngayon pag ganito, kasi mahal na ang sahon. Yung pangmasang lasa, meron. Pero pag ganito, 50 siya. Ginawa ko ganito para kakaibang version. At least may hinunguya-nguya sila ng chicken, hindi siya yung grind, di ba? Chicharon pa pala. Ayan po, diba? Oh, ayan. At least po, naka-ano tayo, naka-apat tayong order. I-deliver na natin mamaya yan. Kalamansi po, ma'am. Ha? Kalamansi. Oo. Mamaya, ilagay natin ang kalamansi. At itong ating camera woman ang reminder. Kakainin ko ang sarap na itutok muna sa ano natin sa palaman. Ayun na, malapit na kang makagawa ng doon. Alam niyo po ba, hinihintay natin yung ano lang, yung munggo natin para makagawa tayo ng ano, ng doon ay ng ano na mochi. Hihintayin pa po natin yung munggo natin, ano, bago tayo makaano. Ito po yung, alam niyo po ba yung pinagprituhan natin ng empanada nung isang araw? Pwede natin sa pagprituhan para malinamnam yung ating, ano, yung ating mochi. Ilalagay ang ating ano. Kasya kaya dito. Itayin lang po natin siya, no?
at tayo magkukwentuhan pa yata. Kasi ano siya, pinakulo kong mabuti yung munggo, hindi pa siya lumambot. Siguro yan malambot na po siya. Pag ano, ang gagawin po natin dito sa munggo natin, ano siya, dudurugin ko siya. Tapos imimix, lalagyan natin siya ng ano, pag malabnaw siya, cornstarch, saka dadagdagan natin siya ng milk para pag naluto siya, para pag ipalaman natin siya, tuyong-tuyo siya. Pag basa siya, para siyang, yung ano ba, yung empanada, pag basa siya, ano siya, lalabas sa, ano, sa, lalabas siya sa, ano niya, sa doon niya, yung ating mochi. Medyo, di ba kasi pag malagkit eh. Tinitingnan ko lang ito kay Nanay Tining, hindi ko pa siya niluto. First time ko pa pong lutuin ang ating, ano, ang ating mochi. Tinitingnan-tingnan ko po sa bienan ko ito. Ang tagal-tagal pa bago siya maluto. Inaano ko siya, inaalalayan ko. Kasi pag tinanggal natin ang pressure cooker niyan, sa, ano siya, gaganyan siya. Baka dapat hindi na siya nag-wi-whistle sa taas. Nag-wi-whistle pa siya. Hindi pa siya pwedeng buksan. Pero malapit na po yan. At ako po tinawisan sa gabi lang. Naalala daw ni Ate Bing Mami si Manay Tining dyan. Ay, sa Butchie. Alagaan nila sila. Hindi ko alam kung silang naalagaan ni Nanay Tining na kinukwento niya. Ano, yung iwan po kung sino sa kanilang magkapatid. Alam mo, Bing, na ano ko lang gawa. Alam mo naman, ako pag ano, pag naisip ko, gusto ko gawin ito. Para ano, para merong maidagdag na pang business ang Tagalaon yun. Walang trabaho kami nga, 2 weeks, ay 2 months, hindi kami nagbukas. Kasi wala kaming masakyan papuntang palengke. Sabi ko nga, Lord, pag gusto mo na kami magtinda, may masasakyan kami. Siguro pinagpahinga lang niya ako kasi nagkasakit ako yun. 2 months. Tapos merong nag-initiate ng sasakyan na pabalik kasi ang hirap ng sasakyan. Kung wala kang sasakyan dito, hindi ka makakapagtinda. Lockdown kasi, nag-i-start ang sasakyan, alas 6. Kapag alas 6, wala ka nang mabibili wholesale. Puro retail na. Kaya meron akong naging friend, papuntang town, 50 pesos. Pagpabalik, 200. Tapos ikakarga mo hanggang sa ibaba, hindi pwede. Pesing pa rin, nakapagtinda kami. At the same time, naisip ko rin yung ano na to. Nakaka-stress kasi yung tumal ng bilihin, kaya ang ginawa ko, nag-vlog ako, yung asawa ng yung camera woman natin, yung mister niya, ang galing sa computer. Siyang nag-ano sa akin, siya ang nag-encourage sa akin, maging vlogger daw ako, try ko yung mga luto. Aksidente nga eh, wala akong picture dun sa mga thumbnail ko. Wala siyang thumbnail kasi nga biglaan na pagkuhan niya, umakyat siya sa bahay, nagpapaturo si Pastor. Magmula noon, inumpisahan na namin. Nag-start kami April 30. Sabi ko, i-try natin. Kaya pag-premium, marits namin yung quota. 4,000 hours na views. Kung ano man ang will ni Lord. Tingnan natin yung munggo, baka pwede. Ay, ito. Nakumuntik ng masunog, mga viewers. Muntik na siyang masunog. Pero maganda ito, natuyot siya. Kasi, ano, hindi tayo, hindi na natin siya patutuyuin, tuyot na siya. Talagang galing ng Lord. Hine-exacto yung luto ko, hindi niya pinapalpak. Kasi meron tayong tinuturuan dyan sa baba. Gawin natin, dudurugin natin siya. Kung meron nga lang ano, yung blender,
i-blender ko kaya. Na. Iluluto ko pa ito sa kawali. Maganda nga yung naisipan mo, sabi niya, si Bing. Oo, Bing, ganyan ang naisipan namin ni Pastor para pang support din namin. Halimbawa, i-bless kami ni... Kasi pag 4,000 hours na... 5 na 1,000, walang po... Yung 4,000 na hours... Kaya ganun. Mukhang hindi na natin lulutuin, Bing, ha. Tuyot na, lalagyan na lang natin ang gatas. Ayos na ayos ito, Bing, ha. Naalala ko tuloy si Nanay Tining dito. Mabait yun. Si tita nyo. Kapag umakyat dito yun, ano, kiss ng kiss yun sa akin, eh. Pagkakain siya, ano, ang daming ulam sa lamesa, hatian pa niya ako ng ulam niya. Ay, oo, Bing, hindi na natin kailangan siyang, ano, kasi pag matubig, ilalagyan natin cornstarch, hindi na siya nangangailangan din, oh. Sarap-sarap nito din, oh. Ang ano natin, ito, walang ano to, wala siyang asukal kasi matamis na to, tatamisan natin, tatama natin ang tamis. Nalalakso na yung si Nanay Tinin. At saka yung mga suman niya, Bing, ang sasarap. Dahil sanay siya sa mainit, pag umakit siya dito, nalalamigin siya, bababa na daw siya, naiinip siya. Bibilang ko siya ng ano, gagawin niya, ng dahon ng saging at saka malagkit, Bing. Para hindi siya bumaba, para malibang siya, para makapagluto siya ng suman. Sabi niya, at sige, sabi kong ganyan, sayo yung tubo niyan, kaya ayaw niya. O sige, hati tayo, kaya pero trick lang yun para... Kuhanin niya. Pag uwi niya, ala ng tubo, ibibigay ko sa kanya, tuwang-tuwa siya. Ito, pamana niya, Nanay Tining sa akin ito. Malapit na natin siyang mailuto. Mag-start na na tayo. Bing, ano kaya ang kalalabasan nito? Bing, first time. Bing, first time kong gawin ito. Ano kaya ang kalalabasan niya? Hey, Mami, ipiprito mo yan. Oo. Ito na, Bing, ang ating ano. Si Bing ang kasama ko. Sino pa? Oo nga, nakakamiss daw, sabi ni... Teka, timbangin ko, Bing, ha, para pare-pareha. Gabs, takpan mo ito. Takpan mo ito, Gabs. Laman mo. Para maano siya. Lalakihan natin, Bing. Gagawin natin mo na. Tapos, Bing, lalakihan natin. Ganito ang nakikita kong ginagawa ni Nanay Tinin. Masarap yan siguro. Siguro nga kasi, kaya lang ang nilalagay niya, nyug, kasi nga naman, bumibili sila, mura. Siyempre yung matanda, alam nga naman ilagay niya, mahal, ay may nahulog na. Kaya ang lalagay niya, yung ano, yung nyug, o mas mura yun, edi tapos, gaganyan niya, Bing, oh. First time kong gawin to, susubukan lang natin kung hindi ako papalpak. Mukha yata ang papalpak ito, Bing, ha. Maganda talaga yung malagkit na ano.
tsaga-tsaga ng bienan ko eh. Sa paggawa ng ano, kakanin. Hindi siya mabubuto. Ito siya, bingo, ganito. Ganito ang nakikita kong ginagawa ni Mother Lily. Ito mabusisi ito eh, pero masarap. Itong paborito ko sa lahat. Sa Pampanga kasi ginagawa din ito. Mabusisi siya. Yan, i-cover mo lang siyang ganito din, oh. I-cover mo lang siyang ganito. Ayun. Oh, diba? Oh, ang sarap niyan pag kinain mo. Parang kumain sa ano, din. Ang gagawa nito, yung matsatsagang magluto. Pero pag wala siyang tsagang magluto, wala na. Sorry na. Mapagtsagan, wala. O, ipiprito ko na, Bing. Nandiyan pa si Bing. Na. Nandiyan pa si Bing. O, Bing, o. Eto, Bing. Pipirituhin ko na. Isa pa. Marami tayong viewer na, Cubs. Wala na. Nine. Nandiyan pa ba si Jojo? Oh. Ito lang po. Ganyan lang siya. Tapos kukuha tayo ng pantakip niya. Pero mas maganda po ito pag nagpagiling kayo ng bigas. Maganda yung ano ng bigas. Ito kasi, ano lang ito eh, may halong harina din ito. Hindi siya pure na bigas. Kaya lang para ma-demo ko lang sa inyo. First time kong gawin ito ha. Pasensya kayo. Pero sa tingin ko, okay ito. Ipirituhin na natin. Ito na po ang mochi. Maya-maya lang at ipiprito na natin. Oh, eto na naman ako. At magpiprito na naman tayo. Malapit na po tayong matapos. Ano lang kayo. Tutok lang kayo mga viewers. Ay, oo, no. Naano yung buhok ko doon. Naamoy ko. Tumig siya. Nasunog lahat. Dami. Hindi na naman. Ano nga, patayuin po muna natin siya. Lagyan natin siya ng ano, mantika. Ayan na siya. Alam niyo po ba yung pinaglutuan ko ng empanada? Nung mag-demo ako, ito rin siya para malinamnam siya. Margarine din kasi yun eh. Ito o, mag pinagprituan ng empanada. Para mas masarap.
hintayin po muna natin siyang uminit ng mabuti. Naku, meron kami nga hapunan ni Ana Munggo nito. Painitin natin siyang mabuti para ano yung ano natin, malutong mabuti. Dapat po marami siyang mantika para nakalubog yung hap niya pag binaligtad natin. Yung hap na naman yung nakalubog. Yan, pwede na po siya. Ito, pansit palabok at saka matamis, combine siya. Mahirap kasi yung matamis ang luto. Tapos yung partner niya matamis din. Ito maganda siya. Yung isa matamis, pantanggal ng umay. Huwag masyadong bigla ang apuya para maluto siya. Kailangan, medium fire lang po. Huwag naman yung slow. Matatagalan siya. Yung medium fire lang. Pag malapit na siyang maluto, dun na ang slow fire. Binuhay ko yung ni Nanay Tini. Yung hanap buhay niya. Yung mochi. Sa amin ang tawag niyan, mochi. Anong tawag sa inyo dito, Kapsal? Yung may munggo sa loob. Butchi. Sa kanila pala, butchi. Yung butchi, yung original na butchi natin, yung may anise, no? Yung may puti, yung sesame seeds sa taas, ano? Yan ang butchi na, local na butchi. Yung original na butchi. O, tingnan niyo po siya, umaalsa siya. Tingnan nga. O, tingnan niyo po. Sarap-sarap nito. Yung kay Nanay Tini, flat na flat eh. Masyadong mapalaman kasi yung sa akin, kaya hindi na flat. Malapit na tayong matapos. Palutuin natin. Sa tingnan nyo, patapusin nyo para maraman nyo kung ano yung outcome ng luto niya. Tapos i-slicing ko siya sa gitna. Tingnan nyo, nag-close siyang mabuti kasi tinapalan ko. Wala siyang buta. Kunting tiyaga na lang po at maluluto na siya. Usok ang butchi ni Nanay Tini. Tingnan niyo po siya, naka-close yung niya. Yung mga butchi ko, malulusog. Bilog siya kasi masyadong maraming palaman ang nailagay ko. Pero mas magandang maraming palaman, mas masarap. Maganda talaga, lagyan nyo siya ng gatas, yung munggo, para matakamang mga kakain. Dagdagan ko siya ng mantika.
para lumubog siya. Kasi ano siya, matataba sila. Palubugin natin sa mantika para maluto silang mabuti. Naririnig niyo po yung mga sasakyan. Sa tabi kami ng daanan eh. Sa Edna City kami, kaya ano siya, may mga sasakyan kayo naririnig. Ang tataba nila, oh, para silang puto. Parang show po, may. Oo, para siyang siyumay. Kasi masyado siyang maraming palaman. Patita mo yung palaman, oh. Ito, oh, marami na kayong magagawa nito. Kahit 2 kilo, magagawa nyo. 2 kilong, ano, glutinous, malagkit. 2 kilo, magagawa nyo na sa 200 grams lang na munggo ito. At saka asukal. Masarap naman na siya, matamis niya. Balsa-alsa pa siya, oh. Bongga ko eh, masyadong malaki ang ginagawa ko. Mabuti. Ano po nito, ano siya, magbabrown siya. Para alam mo na luto siya. Pinagprituhan ng panalo. Kailangan lutong-luto po ito para masarapan naman tayo sa ano, sa pagkain. So, parang sumuswak-swak siya eh. Pag masyadong malakas na nga po. Meron pa ba kaming kasama? May anin pang nanonood. Wow. Okay na po ito. Hindi, alam niyo po kung bakit ganito siya. Hindi ko siya nilagyan ng food color. Ganito lang siya. Hindi ko po siya nilagyan ng food color. Ayan yung natural na ano, mochi. Ikuha ako ng ano, tignan nyo sa gitna. Oh. Ito po siya sa gitna. Oh. Ito po siya. Picturean mo nga, ayan ang mga, ito po siya. Oh. Ito po siya, oh. Ay, ang hirap naman pong tanggalin. Ayan po siya. Tsaka ito. Hanggang dito na lang po kami. Bing, salamat sa panonood sa inyong mga viewers at Yagnis, Babit, Roswa, Shan, at sa mga vlogger po natin na sumilip sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Huwag po kayong magsasawang tumangkilik sa Edna's Lutong Bahay. Marami pa po kayong matututunan. God bless us all po. Maraming salamat po. Babay na po. Sa next na lang po ulit. Ang picture mo ng tubig sa ano natin. Ay ano, buti na lang. Hindi sa alam. Hindi siya buti.